meron itong issue. So, ang issue lang nito ay yung nabubuhay siya, pero wala naman siyang matinong minor. Matinong minor, ibig sabihin, kapag naka-idle siya, namamatay siya. Kahit diritin mo yung simulator natin, namamatay pa rin siya. So, may problema siya. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga dapat natin i-check dito. Ano-ano ba yung dapat i-check muna bago tayo bumili ng mga pyesa. So, sa panahon ngayon, mahirap yung madaming gastos. Tapos, dadagdagan pa natin ng mga maling diagnose sa ating mga motor. So, sayang yung pera na sana pambili na lang natin ng pagkain para sa pamilya. At dahil lang sa maling pyesa, magagastosan tayo pero hindi pa rin naandar yung motor natin. So, ngayon, tuturo ko sa inyo yung mga dapat i-check dito para magkaroon siya ng magandang minor. So, papakita ko sa inyo yung actual na video nito kung bakit siya nasabing walang minor. Ano po? Ngayon, bubahin ko siya. So yun, namamatay siya, wala siyang minor. Pero ito ay mayroon siyang gasolina. Kompleto yung gasolina niya. Malakas yung battery, good condition yung gasolina, walang tubig. Then, namamatay pa rin siya. Kahit taasan natin yung pihito ng minor dito, kahit itaas pa natin siya. Mabubuhay siya, tapos bigla naman siya ang babagsak. So magsisiro yung minor natin. Nakakala mo ay walang gasolina, mga sir. So ngayon araw, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-diagnose yung ganitong problema. So ngayon, tatanggalin natin yung cover para may access tayo dito sa loob ng carburetor or mga parts ng ating motor. So ito lang ating kakalasin, itong part ng unahan. So, una natin i-check dito yung gasolina natin kung may tubig. Yung ating fuel system. So, pag may tubig yung ating gasolina, matik yan, walang matinong minor yan. Hindi rin siya magubuhay. So, ganun yung mangyayari. Palyado. So, pangalawang i-check natin dyan, ito yung ating air cleaner. Kung malinis pa o madumi na. Dapat ma-check natin ang status ito every 2 months yung condition ng ating air cleaner. So ito yung motor natin, nandito yung air cleaner natin sa bandang ilalim. Yan. Ayan yung air cleaner niya. Dapat malinis siya. Then minsan napapasok din ang putik yung ating motor. Dahil dito ay ang gulong natin, ay nandito yung gulong, tapos ito yung air cleaner, malamang, lalo na pagbasa yung ating kalsada, napasok din dito yung tubig, so nababasa yung ating air cleaner. So, magkakaroon siya ng dumi, papasok dito sa ating carburetor. Isa sa yun sa mga dahilan kung bakit namamalya yung ating motor. Isa pa din dito sa ating magiging problema dito, kapag walang minor, edi yung spark plug natin. So ngayon, paano natin malalaman yung kung ang sira yung spark plug? So ganito. Ang basically, ang spark plug, meron siyang tinatawag na
time period. So pag naka 1 year ka na or minsan naka 10,000 hanggang 20,000 kilometer, pwede ka nang magpalit ng spark plug. So para maiwasan din natin yung ganun na problema yung pamamalya. Minsan malayo biyahe natin tapos biglang mamalya yung motor. Siyempre pag didiskitahan agad natin yung kung ano-ano, yung spark plug. So maganda, natitik din natin yung spark plug. So sa condition ng spark plug naman ito ay bago to. And then, na-check na natin yung gasolina, okay. Spark plug, okay. Yung air cleaner natin, okay. Then, proceed tayo dun sa carburetor natin. So, sa carburetor, malaki ang papel nito sa ating minor. Once na madumi yung ating carburetor, napasok ng tubig, magkakanda, loko-loko na yung ating combustion chamber. Sarip na puro na yung ano, yung gasolina na masusunog niya. Meron pa siyang mga tubig na namamalya. At the same time, kapag barado niya yung ating jettings, yan, namamalya yan. Isa rin yung sa mga dahilan. So ito na yung actual na access natin sa carburetor. Ito na yung itsura ng carburetor ng ating motor. So ang napansin ko dito, so ito na yung napansin ko dito sa carburetor natin, mayroong tagas dito sa pinakapuno niya, oh. Yun. Yan. So ang problema ng motor na ito ay itong carburetor manifold natin, yung nagdudugtong sa carburetor at dun sa ating manifold papuntang cylinder head. So ito na yung actual na carburetor ng ating motor. So kung mapapansin nyo, ito yung pinaka problema ng ating motor. Kasi meron siyang basag yung ating manifold na to, insulator ang tawagin. At the same time, pangalawang issue nito ay yung wala siyang tornilyo doon sa isang manifold niya. Hindi masyadong kita. Papakita ko sa inyo. Lipat tayo ng pesto. So, yan o. Yung isang tornilyo natin dito sa bandang kanan ay maluwag na. Tapos yung nandun sa kabilang tornilyohan natin ng carburetor, wala na siyang nakalagay. Yan ito. Wala na siyang tornilyo. Kaya kahit anong taas ng ating minor, mawawalan siya talaga ng magandang takbo or mawawala yung hatak ng ating mga motor. So, minsan kasi tulad nito, singaw siya dito. So, ang problema natin dito, mas marami na siyang pumapasok na hangin papuntang carburetor. Sa halip na balance yung ating hangin at saka yung gasolina para magkaroon na siya ng magandang combustion sa loob. So, sa case na to, yun, sira yung ating insulator at the same time, wala yung tornilyo. So, ang gagawin natin dito, papalitan natin to ng insulator at lalagyan natin ng tornilyo. So, dagdag ito sa ating turo ko na rin sa inyo yung isa pang dapat nyong i-check. Bukod sa insulator natin dito, i-check nyo din itong hose na to. Ito. Minsan kasi pag ito ay singaw dito, tapos o kaya may butas, wala pa rin tayong magandang minor nyan. Kasi ito ay nakadugtong dito sa ating manifold, which is connected sa ating air and fuel mixture. Kaya pag butas siya or singaw yung ating hose, isa rin siya sa nagiging cause ng ating walang matinong minor. Ano po? Bukod sa walang minor, napakahirap niyang buhayin. Kailangan mo pang i-choke sa umaga, i-choke. Kaya kailangan talagang naka-choke para i-start. Yun yung mga sign na meron tayo mga part na singaw na.
sa case na to, ito, napatunayan naman natin na wala talagang menu. So, ngayon, bubahayin ko siya, pero hindi ko pa siya aayusin. Ayan o, napansin nyo na nalabas yung hangin. So, yun ang pinaka-actual na nangyari dito sa ating motor. Ano po? Singaw yung ating manifold. Papalit. So, ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng insulator. And then, i-check natin itong pinaka-host niya, no? Mga sir. Then, i-check natin ng actual. Then, start. So, papakita ko na lang sa inyo yung ating ginawa. So, ito na yun mga sir, nilagyan natin ng nut lead tornilyo, magkabila. So, suggestion ko lang sa inyo mga sir, mas maganda ilampas nyo na yung tornilyo dito sa kabila. Para mas mahigpit siya. Kaya nilagyan nyo din na ng nut saka dito. Para mas tighten siya. Ano po, para kahit ma-vibrate yung ating motor, hindi na siya matatanggal agad ng basta-basta. So, ito, titestingin na natin kung magkakaroon siya ng minor na po, mga sir. Start ko na po. So, yun. Maganda na yung ating minor na ating motor. Naging stable na siya. So, yun lang ang i-check natin ng mga bagay na nabanggit ko kanina bago tayo bumili ng pyesa. Kung nagkataon, nagbilagan tayo ng mga pyesa, di nagastusan naman tayo. So, dito lang naman pala ang problema. Dito lang sa ating manifold na medyo matanggal na dahil sa vibration ng makina. So, dito nga pala yung adjust ng minor natin. Ano? So, pag pakaliwa, pahina yung minor natin. Yan. Tapos, pag pakanan, yun naman ay pataas ang minor. So, yun lang guys ang ating video for today, kung paano ayusin o hanapin, troubleshoot ang walang minor na motor. So, huwag kalimutan mag-share, i-like, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat sir sa inyo, mga sir, sa suporta. See you sa next vlog, mga sir.